State of the Nation. Nagdulot ng malawakang pagbaha sa Davao Region ng shear line. May report si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kasunod ng malakas na pag-ulan, rumagasa ang matinding baha sa Compostela, Davao de Oro. May ilang residenteng gumamit ng inflatable bed dahil halos umabot na sa bubong ng bahay ang tubig. May mga na-stranded ding sasakyan at nalunod na mga hayop. Lubog din sa tubig ang maraming lugar sa Mawab. Para sa kaligtasan, lumikas na ang ilan sa gym ng barangay. Pero may mga nagpaiwan pa rin sa mga bahay. Nagsagawa ng rescue operation ng Mawab MDRMO sa barangay Poblasyon, Andili at Sawangan. Sa barangay Poblasyon, 143 na individual ang inilikas. Sumaklolo naman ang Philippine Coast Guard sa dalawang barangay sa Mako, Davao de Oro. Nag-landslide rin sa barangay Sawangan. Dalawang bahay ang apektado. Nalubog sa tubig ang mga palayan sa Monte Vista, Davao de Oro. Motorbangka ang ginamit para makalikas ang mga residente. Inulan din ang Panabos City at Tagum City sa Davao del Norte. Gumuho pa ang bahagi ng main road sa barangay Pandapan, nadaanan pa downtown area. Pati na ang bahagi ng San Pedro Bridge sa bayan ng Caraga. Na-isolate tuloy ang apat na sityo. Sa Davao City naman, halos 70 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa tala ng CDRMO. Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng reklamo ang isang lalaking makailang beses nang na-videohan na galit na nakikipagtalo sa kapwa niya motorista. Nagsampa ng reklamong unjust vexation at light threat ang driver na nakaalita ng lalaki noong January 11. Bukas inaasahang haharap sa hearing ng Land Transportation Office ang lalaki. Maaari raw irekomenda ang perpetual revocation ng kanyang driver's license. Sa panayam ng GMA Integrated News, nanindigan siyang may batayan ang kanyang mga galit at mali ang kanyang mga kinumpronta. Pang self-defense lang daw ang expandable baton na hawak-hawak niya sa ilang video ng kumprontasyon. Aminado rin siyang meron siyang health condition na nagpapahirap sa kanya na kontrolin ang kanyang galit. Ang nanay naman ng lalaki, nahihirapan na raw dahil sa dami ng gulo na kinasangkutan ng anak. Balak daw niyang ipasok ang anak sa pagamutan. Duda si Senator Aimee Marcos na economic provisions lang ang gagalawin sa resolusyong inihain para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. May plano naman ng ilang alkalde na kasuhan ng mga bumili at nagbenta umano ng pirma para sa People's Initiative. May report si Tina Panganiban Perez. Dismayado si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na sumayaw na rin ng Senado sa tugtog ng tsa-tsa. Mas nararamdaman natin ang desperasyon para baguhin na talaga ang Constitution kasi all routes possible are being explored. And four, we were still hoping na ang Senado ay magsistick, diba, doon sa hindi pag-prioritize sa charter change. Pero dahil na rin sa naging pronouncements, tingin natin ay bumigay ang Senado. Kahapon naghain si Senate President Mig Zubiri ng Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos nangangambang hindi lang economic provisions ang babaguhin. Maraming nagbabanggit na sa hunot-dulo nito, magpa-parliamentary na tayo. Sino bang gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Sabi naman ng isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod, delikado ang balak ng Kongreso na magsingit sa saligang batas ng mga katagang unless otherwise provided by law. It's a very ingenious and dangerous provision na isisingit nila yon kasi mas madali na mag-pass sila. I was asked once, were there mistakes in the Constitution? Sabi ko, of course. But if we made mistakes, we made two. We overestimated the spirit of EDSA and we underestimated the greed of our politicians. Sa kabila ng utos ng Pangulo na pangunahan na ng Senado ang pag-review sa Konstitusyon, tuloy ang signature campaign ng isang grupo. Ang grupo ni na Attorney Alfredo Garbin, nakakalap na raw ng pirma ng 3% ng mga botante sa kada distrito sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Balak naman daw ng mga alkalde sa distrito ni Albay 1st District Representative Ed Selagman na sampahan ng reklamong vote buying at vote selling ang mga bumili at nagbenta ng pirma para baguhin ang konstitusyon. Magpapile ng
complaint yung mga alkalde na binigyan ng pera at sinabi na kailangan na magpapirma sila ng people's initiative. That's part of democratic process. Anybody can file and oppose the movement. And at the same time, kami naman ay hayaan kung meron ng sufficient na pirma, sufficienting pirma, then we will file the same to the Commission on Election for its verification. Paglalahad naman ni Senator Marcos, maging mga contractor ng DPWH sa Ilocos Region at Calabarzon, nangangalap na rin ng pirma para sa Chacha. Akala ko nga PIA is dead on arrival. Eh bakit nga may mga DPWH na contractor na biglang nagpapapirma? Tago muna yung mga congressman saka city mayor. Kami na muna magpapapirma para hindi masyadong bistado. Sa isang mensahe sa GMA News Online, sinabi ng DPWH Media Relations Section Head na si Jocin Estuye na wala silang kontrol sa mga aktibidad ng mga kontraktor maliban sa kanilang kontrata sa kagawaran. Gayunman, beberipekahin daw nila ang mga isiniwalat ni Marcos. Itinanggi naman ng isang kongresista na si Speaker Romualdez ang pasimuno ng People's Initiative. It wasn't the Speaker actually who initiated this. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo ang bagong patakaran ng isang coffee house chain na naglilimita sa bilang ng order na pwedeng gamitan ng PWD at senior citizen card. Ang paliwanag ng coffee house sa aking report. Naging mapait sa panlasa ng mga netizen ang bagong pulisiya ng coffee house chain na Starbucks Philippines. Simula kahapon, nilimitahan sa isang inumin at isang pagkain kada bisita sa kanilang coffee shop ang paggamit ng PWD, Senior Citizens Card at ibang government card. Inireklamo yan sa National Council on Disability Affairs. Sabi ng konseho, hindi yan naayon sa batas. Dapat discounted pa rin kahit ang mga susunod na order basta ang PWD o senior citizen ang kakain o iinom nito. Susulatan po namin for them to correct na kung ano yung mali sa implementation ng batas. Nakakadismaya talaga. Malaking ano talaga sa amin sa mga PWD. Kasi alimbawa kung walang-wala ka tapos kapos ka na sa pera, makakain ka na maayos kasi dahil sa discount. Iniimbestigahan na rin ng National Commission of Senior Citizens ang pulisiya. We are sending our lawyer and we will make the necessary action about this. Parehong nakasaad sa Republic Act No. 9994 at Republic Act No. 10754 na may 20% discount at exemption sa value-added tax sa ilang produkto at serbisyo ang mga PWD at senior citizen. Sabi ng Starbucks Philippines, ginagarantiya nilang magbibigay sila ng government discount sa lahat ng pagkain at inumin na bibilhin ng mga senior citizen, PWD at iba pang individual na karapat-dapat makatanggap nito. Humihingi sila ng paumanhin sa kalituhang nangyari. Panawagan naman ng grupong Resto PH sa mga lokal na pamahalaan maging istrikto sa pamimigay ng PWD at senior citizen card. I've had a customer where as a requirement, he's a pilot, he's supposed to have good vision. And yet may PWD card siya for visual impairment. Very common where 8 people in the table, 10 people in the table, all of them have PWD card. Now, from father to mother, son, daughter, lola, baby, who is a toddler. Ipinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang ating ambassador sa China na si Jaime Flor Cruz. Tinay para ipaliwanag ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapanalo ni Lai Ching-te sa presidential elections ng Taiwan. Sabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning, ang mga pahayag ni Marcos ay malubhang paglabag sa One China policy, pagsalungat sa political commitments ng Pilipinas sa China at panghihimasok sa usaping panloob ng China. Sabi pa niya, huwag maglaro ng apoy ang Pilipinas at tumigil sa maling mga salita at kilos kaugnay sa mga isyu ng Taiwan. Pinayuhan pa niya ang Pangulo na magbasa at unawain ang kasaysayan ng isyu ng Taiwan. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Paliwanag naman ng Department of Foreign Affairs, ang pagbati ng Pangulo ay paraan para magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pag-aalaga sa halos 200,000 OFW doon. Patuloy raw na kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy.
mataas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, ihirit ng Phil Baking. 2 pesos hanggang 2.50, tataas presyo ang hiling nila. Para sa grupong panaderong Pilipino, dapat ang pagbigyan ito dahil matagal nang napag-iwanan ang presyo ng kanilang mga produkto. Sa pag-iikot ng GMA Integrated News, may ilang bakery nang nagtaas ng presyo kapalit ng mas pinalaki at mas pinabigat na tinapay. Hindi saklaw ng SRP ng DTI ang tinapay sa mga community bakery. Nilinaw ng pamilya ng mga namatayan sa sunog sa Malate, Maynila noong December 28 na wala sa bahay ang ama ng dalawang namatay na magkapatid nang mangyari ang sunog. Nauna naming naibalita na hindi na isama palabas ng ama ang mga anak batay sa aming panayam sa chairman ng barangay. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. To go, i-release na ang bagong single ng South Korean superstar na si IU. Featured sa Love Wins ang BTS member na si V. Sa poster, nagdi-dinner ang dalawa. Tila kinukuna naman ni IU ng video si V. Isa ang collab project na ito sa mga huling proyekto ni V bago nag-enlist sa military. Speaking of military, natapos na ni V at ni RM ang kanilang basic military training with flying colors. Kinilala rin ang kanilang excellent performance. Nag-post ng military update si RM sa IG. Meanwhile, enjoy sa street food ng Pinas ang South Korean actor na si Lee Sang-yeon. Ginulat niya ang Pinoy fans na mag-post ng kikyam, fishball, kwek-kwek, lechon manok at barbecue. Nakilala si Sang-yeon sa kanyang role sa To All the Boys I've Loved Before spin-off series na EXO Kitty. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabisto ng NBI ngayong gabi ang isang cold storage facility sa Binondo, Maynila na pinag-iimbakan ng smuggled agricultural products. Kasama sa mga nadiskubre ang mga gulay tulad ng broccoli, celery at mga prutas tulad ng mansanas. Ayon sa NBI, iniangkat daw ang mga ito mula China. Sabi ng nagbabantay ng warehouse, wala siyang kaalam-alam na illegal ang mga inangkat na gulay. Wala pang pahayag ang may-ari ng warehouse. Ang relaxing hobby na free diving binigyan ng ibang twist ng isang lalaki. Ang kakaiba niyang technique na nagpatawa sa netizen. Pusuan sa report na ito. Ito ang free dive na sa pagsisid ay di ka magsisisi, lalo na kung itong si Russell Llarena ang inyong kasama. Magaling nang sumisid, tila nangingiliti pa ang bawat pilantik dahil imbes na paganon. Paganon. At ang tawag daw dyan, frog kick. Hindi frog na parang sinipa, ah, kundi sisid pala ka. Free diving coach si Russell. Dahil sa kanyang frog finning technique, tinawag na siyang frog master ng ilan. Pero katuwaan lang daw talaga ito, free will sa free diving. Natatawa nga ang kanyang mga kasama tuwing ginagawa niya ang kakaibang estilo. Pati netizens, nanginginig din sa kakatawa. Pero huwag bastang subukan at baka pulikatin, mas mabuting magpaturo muna para ligtas ang paglangoy. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.